Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman tayo para sa isa na namang magandang pelikula patungkol sa isang matandang janitor na nagnakaw ng diamond sa isang kumpanya. Ito ay pinamagatang Flawless at naipalabas noong taong 2007. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula nang ipinakita ang isang babaeng journalist na si Cassie J. Pagkarating niya sa isang restaurant ay nakita niya doon si Laura Quinn para interviewin. Siya ay dating empleyado ng London Diamond Corporation. Pero bago pa man sila magsimula ay may pinakita si Laura sa kanya. Nilabas niya ang isang rare diamond na napakalaki. Sinabi niya na ninakaw niya ito mula sa isang kumpanya. At sa sumunod na eksena ay lumipat sa taong 1960. Doon ay ipinakita ang bata pa na si Laura na papasok sa kanyang opisina. At doon ay makikita mo na halos puro lalaki ang nagtratrabaho doon. Sa kabilang banda naman ay nagpreprotesta ang mga tao sa may-ari ng kumpanya na si Milton at anak nito na si Ollie. Ito ay dahil sa napakarami ng mga trabahador nila ang namatay dahil sa diamond. Pagkarating naman ng dalawa sa opisina ay nagsagawa sila ng meeting patungkol sa nangyaring massacre. Doon nga ay nagsuggest si Laura para masolusyonan iyon pero tila baliwala lang ang sinabi niya kay Milton. At bago matapos ang kanilang meeting ay sinabi nito na si Peter Boland na ang bagong managing director ng kumpanya. Nadismaya naman si Laura dahil sa isip niya ay nagsisipag naman siyang mabuti sa trabaho pero hindi siya ang nakatanggap ng promotion. Pero hindi naman nawala ng pag-asa si Laura at naisipan niya na magsulat sa isang papel para amotivate ang kanyang sarili. Habang nagtratrabaho ay biglang may pumasok na isang janitor sa kanyang opisina at iyon ay si Hobbs. Halos araw-araw si Laura na nail late umuwi dahil sa pinagsisikapan talaga niya ang kanyang trabaho. Sa sumunod na araw ay nagpropose si Laura ng isang plano. Ito ay ang sikretong i-extend nila ang kontrata nila sa mga Russian. Ito ay para mapanatili nila ang kanilang magandang relasyon at para na rin sa kanila yun dahil sa binibili nila ang mga diamond nila sa mataas na presyo. Mukha namang nakumbinsi ni Laura ang boss niya at mga kasamahan nito. Nang makalabas na si Laura ay nakita niya ang isang dating kaibigan na si Harold Reynolds. Sinabihan siya nito na napakasipag niya sa trabaho at kung gusto niya ay mag-resign na siya at lumipat sa kumpanya niya na Allied Banking. Doon nga ay binigay niya ang kanyang calling card at sinabihan si Laura na pag-isipan niya ang alok bago umalis. Matapos nun ay nagpunta siya sa kanyang opisina at may napansin siyang isang movie ticket doon. Naisipan naman niya na pumunta dahil sa movie ticket pero doon niya nalaman na si Hobbs pala ang naglagay nun. Nagpanik si Laura dahil hindi niya inakala na ang matanda pala ang nagbigay nun. Pero sinabihan naman siya na huwag mag-alala dahil sa masaya siya sa pamilya niya at wala siyang balak na kahit ano. At doon nga ay umupo na sila sa sinehan. Medyo nailang si Laura dahil sa sinabi ng matanda na nababasa niya ang mga sinusulat niya sa papel. Sinabi din ni Hobbs na inoobserbahan siya nito at napansin niya na sa loob ng 3 taon ay parang binibaliwala lang ang sikap at pagod niya sa pagtratrabaho dahil mas pinopromote nila ang iba kaysa sa kanya na overqualified na. Tatangkain na sana ni Laura na umalis pero pinigilan siya nito at sinabihan na baka tanggalin siya sa trabaho dahil sa proposal niya na may kaugnayan sa mga Russian. Hindi makapaniwala si Laura sa nadinig at naisip na hindi maaaring mangyari yon. Kinabukasan ay pumunta siya sa opisina ng secretary at niloko niya ito para mapilitan na umalis. Pagkaalis ay hinalungkat niya ang mga files at nakita nga niya ang isang termination letter para sa kanya. Kinagabihan ay nangangamba na si Laura dahil nga sa nalaman niya. Doon nga ay nananaginip na siya na nahuli siya dahil sa nagnakaw siya ng diamond sa kumpanya. Isang araw ay nagkita muli ang dalawa. At doon nga ay sinabi ng matanda ang kanyang plano na magnakaw ng mga diamond sa kumpanya. Sumunod nun ay dinala niya si Laura sa kanila at doon ay dinetalya niya ng maayos kay Laura ang plano. Malaki ang tiwala niya na magtatagumpay ang kanyang plano dahil nga sa nagtratrabaho na siya doon sa loob ng 16 na taon. Sinabi niya na papasukin niya ang vault kapag naglilinis na siya dahil sa mga oras na yun ay halos hindi siya nababantayan ng mga tao. Sinabi naman ni Laura na ang code ng vault ay pinapalitan kada linggo. At 2 tao lang ang nakakaalam kung ano ito. Sila ay sina Ethan at Milton. Sinabi naman ni Hobbs na alam niya kung saan tinatago ni Milton ang code pero nung huling tingnan niya ito ay wala na ito sa dati nitong tagwan. Kaya sinabihan niya si Laura na kung maaari ay pa-impulse siyang pumasok sa opisina ni Milton para hanapin kung saan ito nakatago. Pero bago pa man makaalis si Laura ay sinabi niya na ilalagay niya ang mga diamond sa kanyang thermos. Sumunod nun ay umattend na nga si Laura ng party at habang nagkakasiyahan ang lahat ay pasimpleng pumunta siya sa kwarto ni Milton pero hindi niya makita kung saan tinago ang code. Maya-maya pa nga ay dumating si Milton. Buti na lang ay hindi siya nakita doon.
Napansin naman ni Laura na may sikretong taguan si Milton at gumamit siya ng maliit na teleskop para malaman ang code ng taguan ni Milton. Pagkaalis ni Milton ay agad naman niyang nilapitan iyon at doon ay nalaman na niya kung ano ang code ng vault ng kumpanya. Kinabukasan ay sinabi ni Laura ang code kay Hobbs at sinabihan ito na ibigay ang detalyadong plano sa kanya. Maya-maya nga ay napansin ni Laura na nag-i-install ng mga surveillance camera sa buong building nila. At agad namang sinabi ni Laura ito kay Hobbs at sinabi din niya na huwag na nilang ituloy ang plano. Dagdag pa ni Laura ay mayroong 8 camera sa basement at 4 lang na camera ang gumagana doon dahil may timer ito na 15 seconds bago magpalit ng angulo ang camera. At dahil nga doon ay ang isang camera ay magiging off-screen sa loob ng 60 seconds. Duda naman si Laura na magagawa ni Hobbs iyon. Pero malaki ang tiwala ni Hobbs na magagawa niyang mapasok ang vault sa loob lang ng 60 seconds. At doon nga ay naisipan na nilang isagawa ang plano. Kinagabihan ay pumunta na ang dalawa sa building. Si Hobbs ay ginawa ang dati niyang ginagawa at naglinis siya sa loob ng security room. Palihim niyang inurasan kung gaano katagal nagpapalit ang camera. Naisagawa naman nila ng maayos ang plano at nang makarating na si Hobbs sa vault ay kinyo lang siya ng oras at nahadyop ng camera ang ginagawa niyang pagbubukas ng vault. Mabuti na lang ay naisipan ni Laura na tawagan ang telepono ng doon para ma-distract ang nagbabantay sa camera. Doon nga ay ipinakitang nagawa ng makapasok ni Hobbs sa loob at nakita niya ang napakaraming diamonds. Doon nga ay pinakita na binubuksan na ni Hobbs ang lalagyan at sa sumunod na eksena ay pinakita na nga siya na tumatakbo papaalis ng vault. Kinaumagahan ay nang papaalis na si Hobbs dala ang isang thermos ay bigla na lang siyang tinawag ng isang empleyado doon at pinasunod siya nito para ipayas ang nagbarang inodoro. Doon din ay pinakita din na binubuksan ni Ethan ang vault at laking gulat nila dahil sa wala na doon ang humigit kumulang 2 tonelada ng diamonds. Doon nga ay, sinabihan ni Milton ang mga senior staff nila na huwag ipapaalam sa kahit na sino ang nangyari at susubukan nilang alamin kung sino ang nagnakaw ng palihim. Doon din ay pinakita ang isang lalaki na si Finch na siyang hahawak sa investigasyon kung sino ang nagnakaw ng mga diamonds. Maya-maya pa nga ay palihim na nag-usap ang dalawa at sinabi ni Laura na ang usapan nila ay kung ano lang ang magkakasya sa thermos ang nanakawin nila. Bakit inubos niya ang lahat ng diamonds doon? Sinabi naman ni Hobbs na kumalma siya at gawin lang niya ang lagi niyang ginagawa para walang magsuspetya sa kanya. Pagkabalik ni Laura sa opisina ay nakita niya na naroon ang mga senior staff ng kumpanya sa opisina ni Milton. Naroon din ang isang abogado na si Mr. Boyle. Sinabi nito na pinapunta siya ng kliyente niya doon para ibigay ang isang maliit na kahon. Sa loob nun ay isang diamond na kasama sa mga nanakaw. Ito ay para maging patunay na hawak ng magnanakaw ang mga diamond. Sumunod nun ay tinanong ni Finch si Laura para na rin sa ginagawa nilang investigasyon. At bago makaalis si Finch ng kwarto ay tinanong niya si Laura tungkol kay Hobbs dahil nga sa nakita niya na nakipagkita siya kay Hobbs sa corridor kanina. At pagkatapos nun ay nag-request si Laura na tumulong siya sa ginagawang investigasyon ni Finch at pinayagan naman siya nito. Pinakita na nga na sabay nilang pinuntahan ang vault. Pagkarating nila sa basement ay makikitang binubutas na mga nandon ang mga pader dahil sa naiisip nilang baka may ginawang tunnel ang magnanakaw para mapasok ang vault. Sa sumunod na eksena ay ipinakita na nga na sinabi ni Finch kay Milton ang kanyang mga napag-alaman. Sinabi nito na isa sa mga trabahador nila doon ang nagnakaw ng mga diamonds. Kinuha nila ang code at dumaan sa mismong pinto dahil nga sa wala naman silang nakitang kahit anong tunnel na maaaring daanan ng magnanakaw. Ipinakita naman si Laura na kinakausap si Hobbs sa isang sewer at sinabihan siya na walang bibili ng diamond sa kanya dahil nga sa ang kumpanya lang na yon ang tanging bumibili ng mga ganon. At sinabi din niya na nonsense lang din ang humingi sila ng ransom dahil sa hindi naman magbabayad ang mga ito. Pero sa mga puntong yun ay ayaw pa rin sabihin ni Hobbs kung nasaan nga ba talaga ang mga diamonds kaya naisip na lang niya na hanapin ito mag-isa. Habang nasa opisina ay biglang dumating si Finch at sinabihan siya nito na kailangan niyang kunin ang mga fingerprints ni Laura para sa investigasyon. At doon nga ay sinabi din ni Finch na hihingi siya ng tulong para sa interrogation at pumayag naman si Laura doon. Pagkapasok nilang dalawa sa isang silid ay nakita ni Laura na naroon si Hobbs. Ininterrogate ni Finch si Hobbs at kalmado namang nasagot ni Hobbs ang lahat ng mga tanong. Matapen nun ay naiwan ang dalawa at doon nga ay sinabi ni Laura na baka may naiwan silang fingerprint sa ginawa nila at naisip niya na kailangan nilang makipag-negotiate kay Milton. Pero malaki pa rin ang tiwala ni Hobbs na magbabayad sila sa hinihingi niyang ransom at kung hindi man ay hindi na nila makikita kung nasaan ang diamonds. Habang nag-iimbestiga si Finch ay napag-alaman pa nga niya na nagkikita talaga palagi ang dalawa. Sa kabilang banda naman ay pinakita na tinawagan ni Sinclair ang media para isapubliko na ang nangyaring pagnanakaw.
At doon nga ay nalaman na ni Milton ang ginawa ni Sinclair at pagkabukas nila ng pinto ay bumungad sa kanila ang napakaraming reporter. Dahil doon ay inatake sa puso si Milton at ikinamatay naman niya ito. Samantalang si Laura naman ay in-interview ulit ni Finch at sinabing nakita niya na nakikipagkita talaga siya kay Hobbs at sinabi din na may nakita silang fingerprints niya sa lugar ni Milton. At, dahil nga doon ay napagbintangan na siya ni Finch na siya ang nagnakaw ng mga diamonds. Pero dinagtagal ay may isang lalaki ang pumasok at sinabing namatay na si Milton. At dahil doon ay pinuntahan na nga niya si Milton samantalang si Laura naman ay nasa restroom at nagpapanik dahil sa may namatay na dahil sa ginawa nilang pagnanakaw. At habang nandun siya ay na-realize niya na baka ipinadaan ni Hobbs ang mga diamond sa mga tubo. Dahil doon ay bumaba ulit siya sa sewer at nakita nga niya na nandun si Hobbs. Binyantaan niya ito na sasabihin niya ang lahat ng nalalaman niya sa otoridad pero nadapa siya nung tatangkain na niyang tumakas. Doon nga ay sinabi ni Hobbs na ang totoong dahilan kaya niya ginawa yun ay para maipaghiganti niya ang namatay niyang asawa. Sinabi niya na mataas ang chance na maligtas ang asawa niya sa cancer pero ang insurance company ni Sinclair ay hindi sila tinulungan kaya namatay tuloy ang asawa niya. Doon na niya sinabi na nilagay niya sa mga basurahan ang diamond at binuhos niya ito sa lababo. Pero may isang malaking diamond ang nagbara sa isang inodoro. At ito ang binigay niya sa abogado para manghingi ng ransom kila Milton. Sa kabilang banda naman ay sinabi ni Sinclair sa mga kasama niya na isa sa publiko na niya ang nangyari at sinabi din na hindi na nila mababawi ang mga yon. At nang pumunta na siya ng kanyang silid ay nagpakamatay na lang ito. Samantalang naibigay naman na ang ransom sa magnanakaw. At maya-maya ay nakatanggap ng tawag ang lawyer na sinasabing may binigay siyang regalo sa kanya. Si Hobbs naman ay hindi tinuloy ang tangkang pagbaril kay Laura at iniwan na lang ito doon. Maya-maya ay nakita na nga ni Laura ang lugar kung nasaan ang mga diamonds. Agad niyang sinabi sa mga senior staff ang nakita at nabawi na nga nila ito. Maya-maya ay sinabi ni Finch na hindi nakita ang fingerprint niya sa vault ni Milton sa halip ay sa baso na nasa opisina ni Milton. At dahil nga doon ay hindi siya naging kasangkot sa nasabing pagnanakaw. At sa pagkakataon din na yun ay palihim siyang kumuha ng isang diamond at itinabi niya ito. At sa huling eksena ay bumalik na muli sa present time at doon nga ay sinabi ni Laura na hindi na kailanman nakita si Hobbs matapos noon. At may aksidenteng pumasok na pera sa bank account niya na nagkakahalagang 100 million pounds. At bago siya umalis ay inabot niya kay Cassie ang isang diary niya at doon na nga nalaman ni Cassie na ginamit ni Laura ang lahat ng perang yon sa pagtulong sa mga nangangailangan. At doon na nga natatapos ang ating pelikula mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood.